Magandang araw mga kaibigan to our viewers from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, and our YouTube subscribers. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. No? For today, we will show you a baking recipe. No? Cookies ba, Mrs. G? Chewy na ano, chocolate chips. Soft and chewy chocolate. No, pag sinabi natin cookies, ito na, isa na siguro to sa mga agad na nating naiisip. No? Yung chocolate chips cookies. And it will be a soft and chewy version. No? Yung gusto ng marami. No? I'm sure magugustuhan ninyo. So, sit back. Sa amin pong pagbabalik, we will show you our recipe. Hello po, nandito naman po kami to give you another exciting ano demonstration na madali pong gawin. Normally po yung mga cookies, malulutong yan, ano? Pero ito pong gagawin namin, it is soft and chewy. Isa sa pinakasikat o pwedeng pinakasikat na cookies po. Soft and chewy chocolate chips cookies. You can use any nuts na gusto niyo. And then, anong temperature ng oven? 350 degrees. Okay. So, pinapreheat na natin yung oven kasi mabilis lang ho ito. So, yung procedure natin sa cookie, parang brownie. Okay, so, this is hybrid na brownie cookie. Minsan ang tawag nila dito. Ah, kasi malambot siya, no? At saka makunat. Tsaka yung procedure niya is for brownies. Ganito. So, melt natin ang butter. Na-melt. Pag summer, ang bilis mo. Sana ang nanay ko sa scraper. Ano ang scraper ko? Ito ang scraper mo. Sandali. Masyadong malaki ito. Kaya nga, hindi mo makuha yung butter eh. Yan. Okay. Then, yung nagpapachewy sa ating cookies, parang sa brownies, ay yung ating glucose. Tagal ko talagang pinag-isipan yung glucose na yan nung araw. Kasi babi ko, bakit makunat? Oo, hindi pa available ang glucose kasi sa labas, sa mga malaki yan po, sa mga bake shop lang. Babi ko, ang kunat ng kanilang mga... ating brown sugar. Ginagawa. White sugar. Init muna natin. Para mag-dissolve ating glucose. So, harap pareho lang ang paggawa ng ano, ng brownie. Ang bahay nito sa brownie, wala siyang egg. Pero hindi siya crumbly dahil meron tayong glucose. Melt lang natin. Bali, ang ginagawa mo niyan, minemelt mo lang yung butter. Saka yung glucose para ma... Para lumambot lang. Mabilis malukot. Ayan, dahil konti lang yung ating mixture. Tama-tama ito, isang salang lang ho ito sa... oven. So yan, glucose, butter, tsaka yung brown and white sugar. Then we can add yung asin, salt, vanilla, and again, yung ating baking soda, halo natin sa milk.
pareho nung sa brown. May diferensya ba sa lasa pag diniretso mo ang baking soda sa flour? Hindi naman, kaya lang yung baka mag, ano siya, hindi mo maihalo ng maayos. Okay. Mas madali siyang maihalo ng maayos pag sa liquid natin siya inalo. Hindi naman natin siya gagamitin as leavener. So, hindi siya pampaalsa. Pampa-adjust lang ng pH para yung gilid ng cookie natin mas magbabrown nang hindi nasusu, hindi lasang sunog. So, haluin natin yan. And then, we can add so, ang natira na lang ho is the chocolate chips and the pastry or the nuts. Ang dali na naman yan. Madali. Pambata lang yan eh. Kailangan lang dito i-chill natin dahil ano, hindi natin yan may scoop ng ganyan kalambot. So, kailangan chill siya. Pag mainit ang panahon, yung mga chocolate chips na ginagamit nyo sa baking, lagay nyo lang, bago nyo gamitin, lagay nyo sa ref. Ito, mas magandang i-mix na. Para mas madali silang ihalo. Ipo mo dyan. Ihalo dun sa ating dough. Okay. So, bago nyo ihalo yung chocolate chips at kasoy, make sure yung mixture nyo is malamig na. Kung hindi, malulusaw lang yung chocolate chips natin. Transfer natin sa bowl para ma-chill natin. Hanggang may pwede siyang i-scoop. Ayan. Okay? So, chill natin yan hanggang pwede nang i-scoop. So, ito na ho yung mixture natin. After 2 hours, chilled na siya. Pwede na natin i-scoop. Super chill. Mga 15 cookies ang magagawa. Ilan? 15 cookies, scoop number 24. Tapos, bebake ho ito, sandali lang, kung gusto nyo yung soft and chewy. Mga 10 minutes. Pag gusto nyo yung crispy, kahit ano yan, mga 12 to 15 minutes, malutong ho yung cookies. Pero lalambot mo rin yun dahil sa gluten. Oh, yun nga, hindi pwedeng ma-expose sa hangin. Kulat na naman siya. Kulang yun. Masyado siyang chewy. Maganda pag ini-scoop ang cookies, pantay-pantay. So, kung wala kang scooper, tansyahin mo na lang. Kutsara. Kutsara na lang. Hindi naman ganun ka-firm yung ating mixture. Nasira lang talaga yung scooper. Nasira ang ating scooper. Forma natin siyang bola. So, pinasusukat ko na lang yung scoop natin. Malalaki nga pala yung iba. Ano shape ng kuko niya pag latag niya? Hindi siya bilog, hindi siya bilog. Palatag. Hindi magiging bilog yan. Ayos naman. Minsan nasa ano rin, teflon sheet. Pag may tupi, nag-iiba yung shape. Puro tupi minsan yung mga teflon sheets na. Nung maliliit siya na engkar,
maganyan ang baon nila sa school. Wala pang mga nabibiling masyadong mga cookies nun sa labas eh. Homemade ang kanilang mga baon. Sina-challenge ako ng biscuit. Ilan yan? 3, 4, 5? Mga 15 ang magagawa. 15? Ewan ko ngayon kung 15 ang magagawa dahil yung eh, bumigay. Pagdikit-dikitin mo, pagtabi-tabihin mo pag ano. Magkakash ka yan dyan. Kunti na lang. Diyan ko in-bake ang isa lang. Okay? Buti na ang pinakita mo kung paano. Pag walang scooper. So, hindi. 14 ang, 13 ang nagawa. Ay, wala tayo. Ayan, lumalambot na. Ayan, ang isa dito. Kailangan talaga, ano? Well-chilled. Oo. Kaya naman kanina, anong bagong halo, may malambot. Okay. Pwedeng i-pour. So, ilan ang temperature ulit? 350 degrees. Ilang minutes? 10 minutes. So, ganun. Pagka naging crispy, ibig sabihin ho, na-overbake. Pagka masyadong malambot, underbake. I-adjust nyo lang, depende rin sa oven nyo. Pero kung gusto nyo yung crispy, bake nyo. Longer. So, ito na ho yung cookies natin. After 10 minutes. Okay. Hindi pa natin siya pwedeng alisin sa pan dahil masyado pang malambot. So, pag lamig ng konti mamaya, mas madali na silang alisin. Hindi na mangangapunit yung ating cookies. So, hintayin muna natin. Lamigin. Okay. Okay. Ano pa hinahantay nyo? Ang daling gawin. Okay. Ang aming pong finished product are soft and chewy chocolate chip cookies. Madaling gawin. Ayan ka, Praso. Paborito ng marami. Ayan, ang soft nga, oh. Pwedeng pang negosyo, pang regalo. Masarap sa gatas at malutong sa kape. Malutong kapilit, chewy sa loob. Soft and chewy sa loob. Masarap. Hindi matamis. Lasang-lasa yung chocolate. Ayan. So, of course, hindi ninyo maiintindihan kahit paano namin ikwento ang lasa nito. Kung hindi ninyo susubukan, no? Gawin ninyo sa bahay ninyo. Easy. Again, if you follow everything to the letter, you will not go wrong. Easy lang man. Cookies, no? Pwede ninyong gawin to with your kids. It will be a fun activity. No? Masarap na baon. Masarap itong baon, pang regalo, sabi nga, pang negosyo. Uh-huh. Lagay nyo lang sa parang jar. Malutong siya sa unang kagat, mm-hmm. Tapos naiiwan sa ngipin mo yung kunat. Nagme-melt. Sarap! Right? So, we hope you try our recipe. For your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And for our other episodes, marami na pong naka-upload. Kung mahilig po kayo sa cookies, marami na rin pong cookie recipes doon sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. So, until our next episode for future recipes, magkita po tayong muli. Maraming salamat.